Hi everyone guys, so ayan si Rabia. And then pinagupitan siya, pinagroom ko siya. And then meron pala siyang pyoderma. So yung pyoderma guys, papakita sa ulo na, alam mo yung balat na butas, ganun. Ang cause daw niya is bacteria. So kaya ang ginagawa ko, ayan, ito yung nirecommend ng vet. Is itong jojoba herbal pet cream. Ayan. Dito lang, Rabia. So, ang ginagawa ko, nililinis ko yung sugat niya, and then after ko linisin, ito yung cream. Masyado kasing hyper eh. Stay lang. Oh. Stay. So ito pala guys yung laman niya. Ayan. Ito yung laman niya. Tapos ang ginagawa ko is pinapahid lang sa kanyang sugat. Pala guys, is component niya, meron din siyang sulfur. Ito yung manta dito, yung sugat niya. Akin na lang yung cream. Hindi ko pa nalagyan ng maayos. Last na last. Ang hirap-hirap naman kasi. Sit lang. Ay, nako. Ay, ito. Nalulog na. Makulit talaga to. Super hyper. Guys, ayan o. Oh. Kung nakikita niya yan, ayan. Ang sugat niya, ayan o. Oh. Ayun. Yung parang, yan lang naman yung sugat niya. Ang likot kasi. Ayan guys, yung sugat niya, ayan. Ayan o. Oh. So, yan yung ginagamot ko. Ayan. Cause daw yan ng bacteria. Yun lang, isa lang yung sugat niya. Yun lang. Kasi nga guys, si Rabia, di ba? Sobrang kapal ng balihibo niya noon. And then pag makapal kasi talaga yung balihibo ng aso, sobrang mahirap ma-monitor, lalo na kapag kulay black yung balihibo, promise. So, pero yung mga ganito is kailangan kasi kakapain niyo kung may mga kuto-kuto. Si Rabia naman, wala naman siya mga kuto-kuto. Ayan. Pero parang may bump siya na maliit. Pero hindi naman ano, mga isang piraso, dalawang piraso. Ganun lang yung bumps niya. Pero yung nasa ulo niya, nagulat na lang kasi ako kasi meron siyang ganyan. Pero isa lang naman. Ayan. So, ayan sa ulo niyo. So, yun yung ginagamot ko ngayon. Pero meron akong gamit na shampoo para sa bacteria at punggal. So, yun yung ginagamit ko rin pag pinapaliguan ko sila. Pero yung baby ba na dyan? So, makulit talaga to. Sobrang hyper, pati si Recker, promise. Ano? Recker! Sobrang makulit yan sila. Ayan. Si Bella, doon ko na, kinulong ko na. Ayan. Kasi nakakalat ng dog food pag kumakain, binibit-bit niya yung dog food. Silang dalawa na lang yung papakainin ko. Wala guys, is pyoderma. So, yung cause niya is bacteria. Pwede rin naman yung mga kagat. So, kaya nagsugat ng ganon. Nangyari, parang yung balat niya natuklap. And then, ito yung nirecommend ng vet. So, pasensya, nakakailamos ko lang. Ayan, kasi patulog na ako. And,
yung jojoba box life. Ayan, ito yung na-recommend ng vet sa akin. And then, ito nga pala guys, binayaran ko ng 350 pesos. Pero kung meron naman kayo sa bahay ng mga ointment na pang bacteria, pwede rin naman yung sulfur sa mga katikate, pwede rin siya. Pwede rin yung madre de cacao na merong sulfur, pwede rin yun. So ito guys, yan, herbal pet cream. Ayan. Ang nakalagay dito is BCO, sulfur, rosemary's, neem oil, herbal extract, lavender, aloe vera, and andreoba oil. So, yun yung nakalagay dito. And sa tingin ko, meron pa akong kailangan na i-share sa inyo. So, ito yung ginagamit ko ngayon na microdinazole nitrate caloric, sa ito, microcide shampoo. So, ito guys, bumili kayo nito kapag merong galis yung aso nyo. Kasi ito, pwede siyang pangpunggal. Pwede siya sa mga katikatin ng katawan ng aso nyo at pwede rin sa bakterya. So ito, actually bibili pa ako ng isa nito kasi nakikita nyo guys, konti na lang yung laman niya and hindi ko na hihintayin na ubos. And meron naman din siyang expiration. Actually matagal na sa akin to guys kasi ngayon ko na lang ulit magagamit. Ang expiration pa niya is 2023. Meron siyang expiration. So sobrang tagal na sa akin ito. Siguro mag 1 year na rin kasi 1 year na si ano eh. Mag 1 year na yung mga papi ko. So, ganoon na rin siya katagal. So, ito guys, sobrang effective nito, promise. And yun lang, hindi ko talaga inaasahan na meron pala si Rabia na buti na lang pini-M ako ng vet na meron daw siyang ganoon. So, kaya, yun, pinaano ko na rin talaga. So, yun lang guys, that's it for today's video. Nakikita nyo ba yung ating background? Hindi ko na nasagad doon guys kasi hindi ko naabot, wala kaming hagdanan. So, hanggang dyan lang yung kinaya ng height ko at saka ng abot ko. So, ayun yung setup guys. Pack off. Kasi ito yung electric fan pala, ito, center table, pinapatong ko din yung electric fan. Ito kasi, electric fan niya ng aso ko. Ganyan, nakatutok sa kanila. Paratihan sila may electric fan, guys. So, yun lang guys, so, ito, sinishare ko lang sa inyo. Sa mga nagtatanong sa katikate, sa galis ng aso, itong shampoo na to, pwede rin kayo gumamit ng madre de cacao with sulfur. So, napaka-effective na. And, yun lang guys. And that's for today's video. And I hope this short video is nakatulong sa inyo kung ano nga ba yung pwede nyong igamot kapag merong galis yung aso nyo. Nagsusugat talaga. As in talaga yung kay Rabia na butas talaga. Yung kita na yung laman niya. Pero maliit lang naman. And yun lang guys. Thank you for watching. And please subscribe to my YouTube channel. Please subscribe. At ipalong nyo na rin po ako sa aking Facebook page na Chitsufo Family. Yan, for more dogs caring tip content at saka personal vlog. And yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.